sa palinis kami ay hihingi sa Diyos Ama namin awang minimithi. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Bayang tinubo ay ipinagdarasal at kapayapaan nitong sanlibutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kabatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griyego. Iniyahayag nito na ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos. Mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita ang kanyang walang hanggang kapangyarihan, at pagka-Diyos ay maliwanag na iniyahayag na mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala na silang maidadahilan. Kahit nakilala na nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos na pinasasalamatan. Sa halip, naghakahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na hangal nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan
ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nilalang na nagsisigapang. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Ang langit ay nagdiriwang sa Panginoong marangal. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang Pariseo upang kumain. Kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang Pariseo nang makita niyang kumain sa Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, inuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan." Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ang saring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa pagpapatuloy po ng pakikipag-usap ni Jesus sa mga Pariseo na kung saan maraming Pariseo po ang napaka-critical, no, kumbaga sa modernong salita, mga bashers, no, ni Jesus. Pero dito po sa Ebanghelyo natin ay pinaunlakan ni Jesus ang isang paanyaya ng isang Pariseo na kumain sa loob ng kanyang bahay. Ang mga Pariseo po ay mga traditionalists, no? Ang mga Pariseo po ay mahigpit
sa pag, no, pag-check o pagpapatupad na lahat ng tao ay sumusunod sa mga, no, sa mga batas. At isa doon sa napansin nila ay hindi naghugas ng kamay si Jesus bago kumain. Eh baka may virus, no? Kumbaga kasalanan 'yon. Para sa kanila, malaking kasalanan ang hindi maghugas ng kamay kasi ituturing na marumi. Yan yung mga isip ng mga Pariseo. Yan yung kanilang mga ipinatutupad na mga protocols noon na dapat sinusunod ng mga tao. Sila po yung sabi ng mga lawmakers noon, no, na, at sila din yung magpapataw ng parusa. So ngayon, kung kahapon ang sabi ni Jesus sa mga kaharap niya, napakasama ng lahing ito. No, Lunes na Lunes, yun yung bungad ng Poong Jesus sa Sareno. Napakasama ng lahing ito. Ngayon naman, ang mga salita, no, na binitawan ni Jesus ay hangal. Mga hangal. Kung kahapon, ang paanyayang, ano, guilty ba tayo doon sa kapag sinabihan tayong napakasama ng lahing ito kasi kahit anong signs, anong simbolo na makita kay Jesus ay hindi pa rin nila matanggap-tanggap si Jesus. Pero ngayon, kung tayo po ay sasabihan naman, hangal, nagpapakahangal ka, bakit kaya? Ano kaya naman yung dahilan? Kasi dito, malinaw, no? May mga protocols, may mga batas na hindi masyadong nauunawaan ng mga Pariseo pero ipinatutupan, kaya lalong nagpapahirap sa mga tao. Ibig sabihin, ang mga Pariseo, mas mahalaga sa kanila yung panlabas. Yung mapansin, mapuri, mapalakpakan, yung mga panlabas. Yun ang concern nila, hindi yung kalooban. Kaya para kay Jesus, kahangalan yan. Sinasabi niya ito, maging sa atin, hindi para hatulan o mahatulan tayo pagdating ng araw, kundi binibigyan pa tayo ng pagkakataon na ayusin, ituwid ang ating mga ginagawa sa pang-araw-araw na buhay kasi nagmumukha na tayong mga hangal. Diba, pag sinabing hangal, no, o kahangalan, yung katangahan natin, yung mga kababawan natin, yan. Baka kasi pwedeng suriin yung mga pinoproblema natin sa panahong ito, baka nagiging hangal na at para sa Diyos, kahangalan yan kasi hindi yan essential. Hindi yan importante. Pero kung maka, no, para bang gusto mo nang matapos ang buhay mo, pagod na pagod ka na, hirap na hirap ka na, eh ano ba yung dinadahilan mo na hirap o nagpapahirap sa buhay mo na baka nga kahangalan lang? Ngayon, baka marami po pinoproblema. Naku, October na. Paano ba ito? Magpapasko na. O anong pinoproblema nyo sa Pasko? Kailangan mo bang bumili ng bagong damit kung naka-quarantine naman tayo? Kailangan mo bang bumili ng mga bagong make-up, lipstick? Diba? Ngayon kasi talagang lahat puro panlabas. Gusto natin makita na maganda tayo sa panlabas. Pero sa loob, napapabayaan natin. Which is yung ugali, di ba? Yung attitude natin. Ngayon, ang dami-daming, lagi na lang mayroong sale online. Ikaw naman, bili ka ng bili online. Pag nabili mo na, malulungkot ka na kasi baong ka na sa utang dahil puro credit card. Yung mga essential. Kahangalan kasi yung para lamang umangat, para lang mapansin ang kapitbahay, may bago ka na namang cellphone, bago ka na namang TV, bago ka na namang ref. Pero baong ka naman sa utang.
At kahalan din na mainggit tayo sa iba sa kanilang mga bagong kagamitan kasi hindi mo alam, utang lang yan. So ngayon, ano ang pinoproblema mo? Ano yung concern mo ngayon? Baka pati nga yung relasyon, di ba? Pinoproblema mo yung karelasyon mo. Eh baka ngayon sinasabi, kahangalan yan. Kasi unang-una, hindi ka dapat pumatol dyan. Dahil may asawa na yan, o kaya meron na yung commitment, pero pumasok ka pa, kahangalan yan. Ulitin ko po, sa concern natin ngayon, no? Gaya ng nabanggit ko kahapon, para lang po sa konteksto ng ating pinagninilayan. Mga magkakaibigan, handang bitawan ng friendship dahil lamang magkaiba kayo ng gustong iboto. Magkakapamilya, maglalaban-laban para lamang sa posisyon. Di ba? Mag-ina, maglalaban sa politika. Kahangalan yan. Kung kinakailangan talagang ulit-ulitin natin na marinig yung mga hangal. Pero Diyos mismo nagsasabi nito. Hindi ako, hindi tao, kundi ang Diyos mismo, ang Poong Nazareno, mga hangal. Para lamang matauhan tayo sa mga pinaggagawa natin sa buhay. Kasi ang dami natin, di ba, yung isinusuko, mga prinsipyo, paninindigan, di bali ng mawalan ng moral, mawalan ng dignidad, basta may pera. Di bali ng magsinungaling, basta magkapera. Pues, hindi ko na alam kung matatauhan tayo, no? Pero mga hangal talaga tayo. At itong mga kahangalan natin, ito din talaga yung nagpapahirap sa mga buhay-buhay natin na gusto tayong iligtas ng Diyos. Gusto tayong tulungan ng Diyos. Kaya yung paalala, suriin natin mabuti, no? Yung ating mga sarili, unahin natin yung ating kalooban. Ha? Kalooban muna natin bago tayo manghusga, bago tayo mambato, no, magbigay ng mga bash o ng mga negative na mga salita, sarili muna natin ang ating suriin para hindi mahuli ang lahat na maging hangal tayo pagdating ng araw. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, mulat sa ating pagiging hindi karapat-dapat, itinataas natin ang ating mga isip at puso sa Diyos Ama at inilahlad natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Ang ating pong itutugon, Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway isa puso ang gawain ng pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga opisyal ng gobyerno, naway magpakita ng tunay na malasakit para sa katarungan, dangal at pagkakaisa, manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga nagtatrabaho sa media, naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang pinahalagahan ng Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas at kasiyahan, manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga tapat na yumao, naway bigyang gantimpala ng Panginoon sa kanilang tapat na paglilingkod ng walang hanggang kaligayahan, manalangin tayo. Panginoon, ibigay mo sa amin ang iyong Espiritu.
Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso ko inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yong kalwalatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ng Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababahan loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, paggalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay niyo. At sumay iyo rin. Mabigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Sa mong
walang maililim sa'yo sa'king gawa. Di ko pa binabanggit, iyon na itong batid. Sa'yo'y anumang isip ko'y di san ka, pagkatin ko man ang langit, alam kong naroon ka. Ako may makalipat sa tulong dagat papatpat. Dadatnan pa rin pag-ibig mong tapat. Alam kong nasa sa lahat ng oras, kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Di ko mabot karunungan mong angkin. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal. Iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa tanan na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto mo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus.